Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Ito ang ipinasasabi ng Panginoon, ilalapat ko sa iyo ang parusang angkop sa pagsira mo sa tipan at pangako. Gayunman, hindi ko na rin kalilimutan ang ginawa kong tipan sa iyo nang ikaw ay bata pa. Gayon, ngayon ay gagawa ako ng tipan para sa atin. Hindi ito masisira kailanman. Kung magkagayon, maaalaala mo noong ikaw ay bata pa at mapapahiya ka sa sarili mo kapag nakasama mo na ang mga kapatid mong nakababata at nakatatanda sa iyo. Sila'y isasama ko sa iyo, bagaman hindi talagang kabilang sa tipan ko sa iyo. Gagawin ko nga ang aking pakikipagtipan sa iyo. Sa gayoy, makikilala mong ako ang Panginoon. Sa sandaling ipatawad ko ang lahat mong kasalanan, matitikom ang bibig mo dahil sa laki ng kahihiyan. Ang Salita ng Diyos. Galit ng Diyos ay naparam, pinatawad niya ang tanan. Ang Diyos ang siyang nagliligtas sa akin, tiwalang tiwala ako at walang muntimang pangamba. Sapagkat ang puon ang lahat sa akin, siya ang aking awit, ang aking kaligtasan. Malugod kayong sasalok ng tubig sa batis ng kaligtasan. Galit ng Diyos ay naparam, pinatawad niya ang tanan. Magpasalamat kayo sa Poon, siya ang inyong tawagan. Ipaalam ninyo sa mga bansa ang kanyang ginawa. Ipahayag ninyo ang kadakilaan ng kanyang pangalan. Galit ng Diyos ay naparam, pinatawad niya ang tanan. Umawit kayo ng papuri sa Poon, sapagkat kahanga-hanga ang kanyang mga ginawa. Ipahayag ninyo ito sa buong daigdig. Mga anak ng Sion, umawit kayo ng buong galak, sapagkat nasa piling ninyo ang dakila at ang banal ng Israel. Galit ng Diyos ay naparam, pinatawad niya ang tanan. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, may mga Pariseyong lumapit kay Jesus at tinangkang siluin siya sa pamamagitan ng tanong na ito. Naaayon ba sa kautusan na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa sa kahit anong kadahilanan? Sumagot si Jesus, "Hindi pa ba ninyo nababasa sa kasulatan na sa pasimulay nilalang sila ng may kapal, lalaki at babae?" At sinabi, "Dahil dito, iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina at magsasama sila ng kanyang asawa at sila'y magiging isa. Kaya't hindi na sila dalawa kundi isa. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao." Tinanong siya ng mga Pariseyo, "Bakit iniutos ni Moises na bigyan ng lalaki ang kanyang asawa ng kasulatan sa paghihiwalay bago hiwalayan iyon?" Sumagot si Jesus, "Dahil sa katigasan ng inyong ulo, kaya ipinahintulot ni Moises na hiwalayan ninyo ang inyong asawa. Subalit hindi gayon sa pasimula. Kaya sinasabi ko sa inyo, sino mang lalaking humiwalay sa kanyang asawa sa anumang dahilan liban sa pakikiapid at mag-asawa sa iba ay nangangalunya. At ang mag-asawa sa babaeng hiniwalayan ay nangangalunya rin." Sinabi ng mga alagad, "Kung ganyan po ang kalagayan ng lalaki sa kanyang asawa, mabuti pang huwag nang mag-asawa." Sumagot si Jesus, "Hindi lahat ay makatatanggap ng simulaing iyan, kundi yaon lamang pinagkalooban ng Diyos. Sapagkat may iba't ibang dahilan kung bakit may mga lalaking hindi makapag-asawa. Ang ilan dahil sa kanilang katutubong kalagayan, ang iba dahil sa kagagawa ng ibang tao ay nagkagayon sila. Mayroon namang hindi nag-aasawa alang-alang sa ikauunlad ng paghahari ng Diyos. Ang makatatanggap ng simulaing ito ay tumanggap nito." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Kuntinin na po natin yung ating mga pagbasa ngayon. Malaki ang sinasabi nito tungkol sa pag-ibig ng Diyos at yung tugon ng tao sa paglilingkod sa Kanya. Kasi yung doon sa unang pagbasa, inihintulad yung kaugnayan ng Diyos at ng tao sa isang batang babae at isang lalaki na nagmistulang isang ama sapagkat
Nakita niya ang batang ito nakahandusay sa kalye at punong-puno ng dugo at hubad at walang mag-aalaga sa kanya. Kinuha ito ng lalaking iyon at tinuring niya ang kanyang sarili bilang isang mabuting ama na ilalagaan niya ang batang ito hanggang sa kanyang paglaki, no? Nilinis, pinuhusan ng bango, dinamtan. At ano ang nangyari? Itong batang ito na lumaki na bilang isang dalaga ay hindi tapat sa nag-alaga sa kanya. At kung saan-saan siya napunta, parang bumalik siya sa kanyang dating wasak na buhay. Ano ang gagawin ng Diyos kung ganito ang mga tao na sa kabila ng lahat ng mga biyaya ay hindi bumabalik sa kanya? Sa atin pong ebanghelyo, tinutulak ng mga guro yung tungkol sa diborsyo. Pero ating Panginoong Hesukristo ay nananatili sa kanyang paninindigan. Sabi niya, simula't simula pa ng likhain ng mundo, nilikha na ang tao bilang lalaki at babae, at sila ay magsasama. At kung sino man ang pinagsama ng Diyos, ay hindi pwedeng paghiwalayin ng tao. Sa kaugnay ng lalaki at babae sa sakramento ng kasal o sa daigdig ng pag-ibig, hindi pwede ang taksil. Hindi pwede ang nangangalunya. Ang mensahe ng lahat ng ito ay katapatan. Kung ang Diyos ay tapat sa atin, tayo nawa ay maging tapat sa Diyos. Sa gitna ng ating mga kahinaan at mga pagkukulang sa buhay, sa gitna ng ating kadliman at kasalanan, magmakaawa tayo sa Diyos na mapalapit tayo sa Kanya. At aapaw ang pag-ibig niya sa ating lahat. Si San Maximilian Kolbe ay isang Pransiskano. Tapat siya sa kanyang gawain, sa kanyang pagkadalita, sa pagtulong sa mga mahihirap. Ngunit sa panahon ng Holocaust, nasama siya at nadawit siya doon sa mga pinaparusahan ng mga Hudyo. Ang ginawa niya ay, nung nakita niya isang lalaki ay malapit ng patayin, nagmakaawa yung lalaki. At sabi niya, ako ay pamilyadong tao. Gusto ko makita ang aking pamilya. Napag-isip-isip ni San Maximilian kung ano ang kanyang gagawin. At sinabi niya doon sa mga sundalo, buhay ko na lang ang kunin ninyo. Wala nang saysay ang buhay na ito. Pero itong lalaking ito, meron pa siyang pamilya. Si San Maximilian Kolbe ay tapat sa Diyos. Ginampanan niya ang kanyang bokasyon sa daigdig na ito. Pinakita rin niya ang kanyang tapat na pag-ibig sa may kapal. Ibinigay niya muli yung lalaking iyon sa kanyang pamilya at siya naman patungo na siya sa Panginoon. Ganon ang bunga ng katapatan. At sabihin ko po sa inyo, hindi galing sa atin ang katapatan. Ang Diyos ang nagsasanhi kung bakit tayo ay nagiging tapat din sa Kanya at sa pinagagawa niya sa atin. Kaya anong maaari natin matutunan sa lahat ng ito? Tupdin natin yung panawagan ng Diyos sa atin. Ang tawag dito ay bokasyon. Kung ito man ang bokasyon sa pagpapari, sa hindi pag-aasawa, o sa pag-aasawa, ang panawagan sa lahat ng ito ay katapatan. Maging tapat tayo sa Diyos at sa mga magsing-ibig, mahalin nila ang Panginoon ng buong puso, buong isip, buong kaluluwa, at mahalin din nila ang isa't isa, katulad ng pag-ibig ni Kristo sa kanyang simbahan.